Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, andito kayo sa kitchen ni Elaine Lynn. At ang lulutuin ko ngayon ay ang laing. So ayan, samahan nyo ako sa pag-prepare ng aking mga gagamiting sangkap para sa aking masarap na laing. So yun, ang una natin gagawin ay bawang. I-slice natin yung mga pinitpit ko na bawang. So I have 6 cloves of garlic. Mas maganda kung pinong-pino yung garlic. Mas maganda kung mas marami ang garlic na gagamitin. So, yun, para alam nyo na mas maging malasa, ipinunghi natin. Para masarap. So, ang isusunod natin ay sibuyas. Ang available ko ay white onion. So, white onion ang aking gagamitin. Sakit sa mata. Pin-off na natin ang luya. So yan, gagayatin natin to ng mapino-mapino para mas malasa. So gagawin natin siyang maliliit na strips. Slice natin to para mas masarap. Ang susunod natin gagawin is hugasan natin ang gabi. Gabi nga ba? Yung gagawin kong laing, basta yan na yan. So binili ko to 1 kilo sa kapalengke. Ang dami, no? Gasa natin yung maigi kasi madumi. So yun, tada. Eto, marami pa to. So mamaya ko na yung hugasan. Unahin ko lang itong una ko sa salang. Yung kulay. Kasi madakta ito eh. So ayan, ang gagamitin natin ngayon guys is itong ating Optimum Multi-Cook. So ayan, para malaman nyo rin at magkaroon kayo ng iba pang information and ibang recipe with regards dun sa iba pang mga pwedeng lutuin dito. Gagamitin natin ngayon yung fast cook. At yung fast cook, guys, ginagamit natin yan para sa pag-iisa. Kasi madalian lang. Ilalagay na natin ang oil. 2 tablespoons of oil. Lagay na natin. Sabay na din natin, syempre, ang garlic. And then, ang onion. And of course, ang ginger. Ayan. So, i-ano ko lang siya para mas madali. I-close na natin to. And ipipress na natin ang fast cook. Ayan. Ayan. It means it's starting na. Ayan, dito natin makikita sa window ng Optimum if luto na yung ating onion, garlic, and ginger. So, habang nagsusuti tayo, ayan, i-slice natin ang 1/4 kilo of taba ng baboy. Kasi mas masarap pag merong kasamang taba ng baboy. Ayan, ang pinaka ano dyan, yung may taba. So far, hindi naman natin kailangan ng sobrang dami ng baboy. Kasi meron ako dilis.
Hugasan ulit natin. Para tiyak na malinis yung baboy. Although nahihugasan ko na ito bago pa i-slice eh. So yun guys, ika-cancel ko muna. Let's see if na-fry na siya, na-saute na. And then we can open. Yan. So ayan, mga 3 minutes. You can open the viewing window. Ayan, medyo ano na siya, nag-golden brown siya. Pwede na to. So isusunod na natin ang taba ng baboy. Yes! So ayan, i-close ko na ulit. Then, press the fast cook again. And then, let's wait lang na maluto yung taba ng baboy. Mas maganda kung well-cooked and medyo golden brown. So let's wait for it. Maybe it will take around 5 minutes. So ayan, let's check if golden brown na yung ating taba ng baboy. Ayan o. Ayan, so i-close ko ulit kasi hindi pa siya golden brown. Kailangan pa ng another 3 to 5 minutes. And press ulit natin ang fast cook. So ayan guys, tapos na ang pagsusute ko and i-open na natin. So ang next step is ilagay na natin ang ating gabi o laing. So lalagay na natin. Malinis yung kamay ko ha. Actually, 1 kilo to eh. I will try if kaya kong ilagay lahat dito. Meron pa doon. Ang dami actually. So, I will try to fit. Dadagdag ko na din tong iba. Kung carry. Ayan. Kasi yan, kukunti naman yan later. Pagkatapos. Okay, so that's fine. Ito, ipa-fast cook ko na lang siya ulit para medyo maluto muna ng konti yung dahon at saka yung stem ng gabi. So, yan. Press ulit natin ang fast cook. Ang kagandahan kasi ng fast cook, anytime you can cancel that. And there's no specific time. It's just fine if you will cancel anytime. Hintayin natin na medyo maluto yung stem at saka yung dahon ng gabi. And then, ilalagay na natin yung gata. So, okay. So, iwanan muna natin and we'll go back after few minutes. So, yun guys. Napagkasya ko nga pala yung 1 kilo. So, ayan. Ika-cancel ko na ito from fast cook. And i-open na natin. So, let's see. Ayan. So, next thing, we will add now the coconut milk. So, ito yung pina-extra ko yung coconut milk from the palengke. So, dalawang coconut. So, ang unahin natin is yung second na gata. Kasi may tinatawag pa tayong kakang gata. So, hayaan natin yung maluto dyan. Huwag nating haluin ang gabi. Kasi, alam nyo ba kung bakit? Para hindi siya makate. So, hindi ko siya hinalo at all. And I will just let it cook with a second gata. Isasama ko na din itong dilis. Ito, pampasarap din to. Aside from di taba ng baboy, ilalagay natin din tong dilis. And remember, yung dilis, dapat tanggalin yung ulo. So, ayan. So, ayan, ilalagay ko na siya para lumambot din to kagad. Then, mag-add na din ako ng salt. 1 tablespoon of iodized salt. Ilalagay ko na din ang soy sauce kasi I already tried before and yun lang na nagustuhan talaga ni mother. Nasarapan siya sa gawa ko. So, ang ating secret. Ayan, fast cook ulit guys. Ayan, tandaan nyo lang guys, pag magluto kayo ng any type of menus,
na hindi like baked chicken. So you can use the fast cook pag magluluto kayo ng any type of ulam. Yan ang gamit ng fast cook dito sa Optimum Muntay Cook. So, ayun, hintayin lang nating maluto to and let's see later. Okay? See you again after so, yeah, we're done and we'll open this. So ilalagay na natin ngayon ang next gata. Ito yung tinatawag na kakang gata. Yung first gata na in-extract sa coconut. Yata, ito na ang pampasarap, guys. Woo! Ang daming buo-buo pa, oh. Galing freezer to, kaya medyo nagbuo-buo siya. Siyempre, para hindi siya masira kagad, dahil kahapon ko pa to binili. Eh di yun, nilagay ko siya sa freezer. Ko-close na ulit natin. And Pasko ulit tayo. So yun guys, i-open na natin. And i-add ko yung sugar. Ito yung isa pang secret dito. So ilalagay natin ang sugar. Pampasarap yan. Ano ba, ayaw matanggal. Nabuo na siya. So, yun. One of my secret ingredient para mapasarap talaga yung laing is dinadagdagan ko talaga siya ng sugar and yun din yung soy sauce. So, yun. I-add ko na to, guys, na sili. Green na sili. Siyempre, hindi masarap ang laing without this. So, yan. And then, lalagyan ko na din siya ng chili garlic. Yan. Ito pa yung isang secret ingredient nito. Huwag lang masyadong marami kasi ito napakaanghang talaga. So kaya sobrang yung konting tip lang ng ano talaga, tip lang nitong spoon. And aside from that, naglagay na din naman ako kanina ng ginger. Tapos itong green na sili. Isasarado ko na ulit and let it boil for at least another 10 minutes. Kasi lutong-luto na siya. And yun, I tried to taste it and hindi siya makate. So yun guys, yung kanina, pinakuloon ko siya ng 15 to 20 minutes para maluto ng sobra yung dahon ng gabi at saka yung stem. Kaya, yan, i-close ko na ito and let's wait again para medyo maluto lang yung green na sili. And of course, ma-mix lahat ng ingredients. So, medyo ma-dry siya ng konti. Mas masarap kasi yung pasang-pasa, tinatawag na pasang-pasa sa probinsya. So, kaya i-close ko na ulit to para mamaya, swabing-swabing ang sarap. Okay? 10 minutes ulit to, guys. Okay, guys. I-open na natin and that's for sure na masarap na masarap to. So, open na natin. Let's cancel. So, ayun guys. Samahan nyo kami sa aming lunch. So, eto na ang aking nilutong laing with green pepper. And then, I have this fried tokwa as well. And of course, meron tayong dessert na fruit salad. So, yun guys, sabayan nyo kami guys sa aming lunch. Yeah.